Morning guys. Yan. So punta muna tayo ng Battle Depot kasi kailangan na natin itapon tong ating mga bottles, Coke, mga cans yan, yung kay Zion na milk, andiyan lahat. Mura lang yan, $5 lang siguro. Hindi naman. Mga 10 siguro, $10. So. Yan. So yun maganda dito guys sa Canada, no? Napapakinabangan mo yung mga ganyan. Pero ano na yan, bayad na natin. Oo, kasi deposit. Sama na yun sa binayaran mo din talaga. Kaya sayang din itapon. So, balik mo sa kanila. Yes. So kaya sinasabi rin nila dito, may pera sa pasura. So ang dami ko nakikita guys pala sa downtown, no? Nagkukuha ng kan sa mga basurahan. Tapos pebenta, pero sobrang laki din talaga ng pwede niyong kitain kung yun nga yung ginagawa nila, no? Yeah. Kasi pag nakaipon sila ng sako-sako, nasa $50, $75 in a day. Kasi ang dami namang nagdi-drink ng bottles tsaka cans sa day by day, lalo na ngayon ng init. Tama. Alright, baon pala tayong tubig. Kaya baka mo. Yan, okay. Basurero. Basurero for today. So, alis muna tayo, guys. So, maganda ulit yung weather. Kaya, tinan nyo naman si Alvin, ganyan lang ang suot. Parang maglap? So, ayan si Haring Araw. Ayan, lock muna natin to. So, ayan si Haring Araw. Direk na direk. And, yan. Kaya, sulitin natin ang araw ngayon. And, mamaya, no, baka mag-karting tayo. First time ever natin gagawin dito sa Canada. So, sulitin natin ang magandang panahon bago pa umulit ang winter. Tignan nyo naman ang aking baget. Sayon, dito ka. Dito yung car seat mo. Papahabol pa to, oh. Let's come. Let's go here. Come. Diba? Preskong-presko si Zion. Alright. Ayan, so bumalik lang si Emma guys kasi hindi niya sure kung nasara niya yung bahay. Lalo na kasi habang nagbablog siya, nalimutan niya kung nailock niya. So, nandun siya. Mommy! Oh, nilock lang yung check lang yung door. Oh, nalock. Ayun, nalock naman. Nawala lang sa isip niya talaga. Yan, so mamaya pupunta kami ng karting. Yun yung napaplanuhan namin kagabi nila sa Mila Bianca. Hindi ko lang alam kung baka natutuloy, no? Then after daw noon, punta kami kila Bianca at magbibidyo okay daw kami. Hindi ko rin sure kung matutuloy yun. Kasi ang mga plano-plano dito, minsan hindi natutuloy. Pero pag yung mga bigla ang plano, yun pa yung natutuloy. Let's go! Okay, so ito na si Emma. Tapon na tayong basura. Tapon ng basura kasi tapos, dumami na eh. O nga, yun pala guys, no? Isa rin pala sa pakay namin kaya kami aalis ngayon is try namin mag-open ng account kahit visit ka lang. Tourist visa. Oo, tourist visa ka lang. Tingnan natin, anong susubukan natin. So, may nagsuggest sa amin na Scotiabank. Kasi ang bank namin ni Alvin, TD Bank tsaka CIBC. Pero mas lenient daw ang requirements kapag on tourist visa, yan si Ate Michelle, yan, sa pag-open ng bank sa Scotiabank. So, try natin. Buti na lang ngayong Sabado ay open yung mga branches ng banks dito. So, balitaan namin kayo. So, guys, nandito na tayo sa Battle Depot. Oo nga, baka may naiwan kang mga bottles sa gilid. Mukhang wala na. Alright. Isa kasi naiiwan sa mga gilid-gilid eh. Siyempre, sinong salarin? So, Battle Depot. Bukas kahit Sabado. Eh, ang daming nagbebenta. So, even holidays. Bukas. Right? Ayan refund natin pag 1 liter or less, 10 cents. Pag over 1 liter, 25 cents. Diba? Makaapat ka lang yan, $1 na. Dami tao. Good.
Baby na laglag. $15.95. Yun! Diba? 1 hour na yan ang minimum wage line. Diba? So, kukunin mo na lang dito yung pera. Right, ito na. And yung coins, here. Pag coins kasi, pag dito kasi guys sa akin napunta nun. Akin na yung ano? Remit na sa asawa. Nope. Baby, pang ano ko to? Pang ano? Pang car wash. Pang car wash. Coins sa car wash, tigilan mo ko. Papa coins ko siya. Mm-hmm. Tigilan mo ko. Pang car wash ako. Oh, pang car wash niya daw yun. Ang bilis ng kamay. Last time ako yung nauna dun eh. Kaya na diretso sa wallet ni Mrs. Ay, nauiyok si Zayo. Hindi, pang car wash ko to. $16. Diba? Pwede na. 1 hour na nga ng minimum wage earner yun. Diba? So, yun yung stock namin. Paano pa kung yung iba, diba, nangungolekta talaga sa mga basurahan. May pera talaga sa basura. So, kaysa tinapon mo. Diba? Oo, deposit mo naman yun eh. Alright, so punta na tayo ng Scotiabank. Alright. So, ito na guys yung Scotiabank. Malapit lang din to sa Chinook Mall. Okay guys, so gaya nga tayo dito sa Scotiabank. Very quick. Open sila, pero down ang system nila. So, yun yung sad part. And may nababasag sa windows nila. Ayun o, may basag nga pala, baby. Baka homeless. Kasi dito, katabi lang nila yung train station and maraming homeless nga. May mga basag yung windows nila. So, wait daw kami or balik na lang daw kami after an hour or two. Kasi, yun nga, down pa yung system because of that. Right? Parang dangerous din. Pero, yun nga, good thing nakakausap kami ng bank employee na Pinay. And sabi niya, even tourist visa holder ka ay pwede ka mag-open sa kanila. So, maraming silang types ng bank accounts na pwede i-open. And then, syempre, ano lang naman, tinanong namin yung basic something. So, $3 lang daw yun monthly. Kasi dito, pag transactions mo, monthly transactions ay may bayad sa banks. So, yun, $3. Not bad. And tinanong na namin yung requirements. So, passport. And then, syempre, wala namang permit or document reflecting yung tourist visa. Yung just a stamp, pwede na daw yun. Titingnan nila sa passport. And then, proof of address. Proof of address. Proof of billing. So, yun, sa amin na daw yun. Kasi sa amin siya nakatira. And that's it. So, balik lang kami. And since nga, 1 hour or two pa yun, punta muna tayo ng Goodwill. Ito yung pinakamasaya. Goodwill Impact. Hindi, Impact kami guys. Impact. Impact para pag mapabili tayo ng marami, mura lang. Kasi kilo lang yun or per pound. Yun. So, yan, balik na lang ulit. Balik wala na lang pa ulit. Naman gagawin eh. Kasi 3 p.m. pa rin naman yung ano natin, di ba? Yung gala. Alright. So guys, nandito na tayo sa Goodwill Impact. So, kasama ko si Ate Michelle. Si Alvin kasi ay naiwan muna dahil kasama si Zion. So, shifting kami. Mamaya ay siya naman pagkabalik ko. So, ito ang Goodwill Impact, ha? So, individually priced kapag mga sofa, tables. Pero, kapag mga damit ay per pound. So, kuha muna tayong basket. Tingnan natin kung may makuha ngayon. Pero lagi naman tayo may nakukuha. Kasi mura lang nga naman. Alright. So, simulan na natin. Ang dami niya, no? Nice. So, thrift store. Diba? Halukay na, Ate Michelle.
ba? So marami pa guys hanggang doon, and then nire-replace yan from time to time. Kaya bawal ang bata dito eh. So, bili muna tayo or hanap muna tayo ng mga mabibili natin. So guys, nakalimutan ko na mag-vlog. So, sobrang enjoy sa paghahalukay pero madami-dami na tayong nakuha. And lalo na yung mga panlabas. Tingnan niyo to, American Eagle. Parang ang ganda pa ng quality, 'di ba? Pambahay. Pero parang may stain sa gitna. So yun lang, 'di ba? Dapat check niyo rin. And yan, yung mga ganyan. Sweatshirt, shorts, pants. May blazer pa nga eh. Diba? Okay pa to oh. Kaya lang, minsan, hindi ko na size. Like this one. Ito, size small to. So, syempre, hindi nakakasya yan sa akin. So, medyo marami-rami na rin ako nakuha. Kaya naisipan ko na mag-vlog dahil magpapalit na kami ni Alvin. Alright. So, papakita ko pala yung basket ko. Ito na. Gusto ko pa mag-sort kasi yung iba ko lang ako nakuha. Hindi ko na-check yung size. So, I think sa gilid. Yan, sa gilid. Upo tayo doon. Tapos tingnan natin kung may maibabawas tayo. Or kukunin ko na lahat ko. Yan, upo muna tayo dito sa gilid. So guys, ito final na. Kada lakad ko napapahanap ako at napapatingin na naman eh. So, hindi ko na natatawag si Ali. So, final na to. Ito na lang kukunin natin. Ano, isang buong basket. And check natin kung magkano abuti nito. It took me $24 and it's $33 for everything. Okay. I have to pay. So guys, naka 24 pounds tayo and that's $33. So, lalagay ko muna siya sa aking mga bag para maiuwi na natin. Diba? Sulit na, $33. Yung isang ang ano eh, snacks na nakuha ko may tag pa $10. So, diba? Pero ikikilo na lang siya. So, ito na. Ito na nabili ko. Hindi ko na lang inaayos, nainit. Oh, ganda to ah. Diba? Tapos, wala pang bahay, may panlabas, may pang office, and then may kaysayon. So, it's your turn. Ako naman guys, sagot lang ako dahil ano, oras na rin ako. Oo, babalik pa tayo sa bank. And nandun na si Ate Michelle pa. Kunti nga siya. Oo, para makapunta so, na tayo. So, ano din makita yung loob? Yes. Hindi masyado, kaya makakapili ka rin. Sige. So, iwan tayo kasi may bata. Oo, andito si Zion. Alright, I think sulit naman na yung nakuha natin. $33. So, I think sulit naman yung nakuha natin. No? $33 for everything. So, one whole basket, umaapaw pa. So, tingnan natin kung may mabili si Alwin and pati si Ate Michelle. Okay guys, so, bumalik ako. Pero wala akong nakita. Ayun, shoutout kay Ma'am. Di ko na nakuha yung name kanina, no? Na-meet natin doon sa loob ng, ano, ng Goodwill Impact. Sayang, hindi niya raw nakita si Emma. Ang tagal ko pa naman. Oo, sabi ko nga, kalalabas niya lang. Sabi ko, kalalabas lang ni Emma. Ay, sabi niya, sayang, hindi ko nakita si, ano, si Ate Michelle, konti lang na pamili. Si Michelle nakita niya. Oo, $8 lang. Oo. Naka $33 ako. Ayan, so, ayun, shoutout din pala doon sa na-meet namin sa Tim Hortons, no? Galing silang Dubai. Oo. At taga Dubai sila. Napunta sila ng New York, Toronto, tsaka dito ata sa Calgary. So, yun, parang napapaisip din sila mag-Canada. Yes. Yeah. So, shout out kay Zell and Alan Maligaling. Yan. Post natin dito sa picture. Oo, hindi namin na shout out previously. Pero yan, hello sa inyo ulit. Yan, happy vacation. Kasi nagkataon lang guys na bumili kami sa Chinook noon, sa may Tim Hortons. And yun. Nandun din sila. Actually, pabalik na rin sila ng Dubai. At yun, tuwang-tuwa sila at na-meet niya raw kami ni Emma. Yun. So, balik na muna tayo guys sa Scotiabank. Hopefully, naayos na yung basag na salamin. So, and nag-work na yung like system nila. So, we'll see. Guys, tingnan nyo. Binasag yung salamin ng ano, Scotiabank. Ayan, hanggang dun sa dulo. Marami kasing ano dito.
homeless. Yeah, tingin ko homeless yung eh butas pa nga to yung gumawa niyan. Hmm? Yung mga crack. Hmm? Yan yung crack. Tara. So pasok muna tayo dito, guys, kasi mag-o-open na yung kapatid ko ng debit card. Alright. So yun, guys, finally, no, natapos din tayo sa Scotiabank. Grabe, din yan, matagal din kami. Oo, kasi ba naman, hindi lang yung kay Ate Michelle yung na-open na bank account, pati na rin kami. Kasi may promo pala sila ongoing. And ang promo na kinuha natin, yun nga, sa pag-open ng bank account, pwede kang makakuha ng $350 na worth na cash, di ba? Cash ba yun? O cashback. Kapag yun nga, may sinet up kang pre-authorized deposit, tapos yung mga like monthly na bills and payment. So yun, sabi ko, very perfect timing kasi mag-start tayo sa bagong work. So dun ko isi-set up, di ba? At least, may $350 ka kasi mamimit mo lang yung two conditions. And si Alwin din, nag-open na rin. So, $350, $700. Papalipat ko yung sa akin, papuntang Scotia. Ay, from TD. From yung TD. Belco, doon ko i-pre-authorize. And yun, I think up to $400 pa talaga yung pwede naming makuha. Paano ba yung $50 na sinabi niya? Hindi ko na maalala. Ang listing kasi. Oh, may gagawin ka lang na, online, eh. Na isa para may additional $50. Yes. Yes. I think, ano ba yun? Pag-open ng FHSA? Oo, parang ganun. Oo. So, hindi. Mag-deposit ka lang ng $50 monthly. Ay, $500 monthly. Oo, kasi para in 6 months, makakaipon ka ng $3,000. So, kung doable naman yun, may additional $50 pa na on top sa $350. So, up to $400 yung pwede nating makuha by just simply opening an account sa Scotiabank and then, yun nga, complying with the conditions. So, nakakatuwa. Kasi meron kaming TD Bank, may CIBC. So, sa TD Bank nga, na-comply natin yung conditions doon before. Kaya may take 300 plus kami worth ng Amazon. So, ang dami rin namin nabili noon sa Amazon. Gift card ba yun? And then, ito, $400 naman. So, try natin i-comply yung conditions kasi, di ba? Sayang din. $400 sa akin, $400 kay Alwin. So, good deal yun, di ba? And very fast yung transaction sa Scotiabank. Na-compare ko lang nga kasi sa TD Bank kami usually din. Ang daming pinipirmahan sa TD Bank. Ang daming papers dito. Paperless. So, nag-sign kami sa cellphone. Hindi tayo umahap ng ballpen. Oo. So, click-click lang sa phone and then that's it. Kasi sa TD super ano siya, more on paper, dami. Tapos isang buong brown envelope inuwi namin noon nung nag-open kami sa TD. So ganun sa kanila. Pero okay rin naman yung transaction namin sa bank. Mahaba nga lang talaga sila makipag-usap. So dito, 'di ba? Parang tigti 30 minutes kami. Okay na 'yon. Doon, 'di ba? And nag-work naman yung aking mga documents kahit 'di ba hindi natin planado. So may mga screenshot kasi ako nung student visa ko and then sinabi ko nga na implied status tayo. So sabi niya, was makuha natin yung PGWP natin, send ko lang daw sa kanya over email. And yun nga, kapag meron na akong employment contract dito nga sa bago, ay send ko lang din sa kanya. Kasi wala pa akong physical document talaga na meron. So over the email lang kami nag-transact ng aking employer. So kapag nagkapirmahan kami by Monday, isi-send ko rin yun sa kanya. Yun, very quick lang din silang kausap. And ano ba yan? Kay Ate Michelle, yun, for 1 year, kahit tourist visa siya, ha, libre yung transaction niya. Wala palang $3 per month. Ibang kind ng bank account yung sinasabi earlier. So ngayon, libre siya every month na transaction. Pero ano lang to, checking ha, wala siyang credit card. So yun, pwede pala yun. Kasi akala namin pag tourist visa hindi allowed. So nalaman lang natin niya kay Jason. Kaya trinay rin namin yung Scotiabank. Hindi kami nag-inquire ha sa TD Bank. Kasi ito yung nirecommend. So sabi nga namin, why not? And then naisip na rin namin, mag-open rin kami. Kaya nakuha na namin within the day. Tsaka alam niyo ba guys, isa rin sa reason ko bakit kami kumuha ng Scotiabank kay Michelle or account ni Michelle. Kasi balak namin siyang pag-drive.
I mean, mag-aral siya. Pwede rin pala yun, guys. Oo, kahit tourist visa. Kahit tourist visa lang. Nalaman lang din namin sa mga, yun nga, kay Jason. Yan, requirement kasi. Kasi nga, nagtuturo si Kuya Jason, di ba, sa akin na mag-drive. Sabi niya, oh, ba't hindi ano, mag-drive din si Ate Michelle? Kasi alam niyo naman, pag pwedeng kapalitan, di ba? So, sabi niya, first step ay kumuha muna ng bank, ay mag-open muna ng bank account, and then mag learner's test, and then mag-road test. Mauna pa yata si Ate Michelle sa akin mag-road test sa katamaran ko mag-road test. Kasi ito, marunong na talaga mag-drive. Oo. Pero kailangan niya mag-exam. Sila nagda-drive na kasi talaga. Oo. Sa Manila, sa gitgita na traffic doon. Ako hindi ako nagda-drive sa Manila kaya mahina ang loob ko pa. So sila malalakas ang loob nila kaya after learner's test, road test na rin agad. Ayan. So anyway, andito nga pala tayo sa car wash. And good thing no, nag-open ang mga car wash kahit na natapos na ba yung water crisis dito. So nagiging lenient na sila sa pag-use ng water kasi alam ko rin may mga swimming pools or indoor swimming pools din na naglalagay na rin ng tubig sa mga pools. So nag-open na rin sila ng activities. Ayan. So, car wash muna tayo ngayon. Buga lang ng water. Bugaan ko lang ilabas. Hindi siya mag-wash talaga. Para tipid pa sa water. So, anyway, maya na lang ulit. $2 yun. Mm-hmm. Oh, dalawang ganun. Kasi per piso. $1. So, nakadalawang hulog siya. Malinis na ulit. Yes. So, nakalimutan ko pala banggitin nga na yung sa requirement nung kay Ate Michelle para makapag-open ang isang tourist visa holder dito sa Canada ng bank account, particularly sa Scotiabank, Calgary, ay passport lang and yung proof of address. Proof of address kahit nasa name na kung sino yung may-ari or nagre-rent ng bahay. So, yung kay Aloy yung pinakita, no? Hindi, kanya na. Ay, kay Ate Michelle, oh, nga pala. May bill pala si Ate Michelle sa kanyang SIM card din. Yun, so, ang bilis lang din. Yung sa amin, nag-open kami ng checking and then credit card by just sending him or student visa pa sa akin na student permit pala. Kay Alvin, work permit. And ang dami nang to follow yung employment ano ko contract, to follow yung pag-update ko ng SIN daw later on, and then to follow yung pagkakuha ko ng PGWP later on, tapos kay Alwin naman to follow yung pay stubs. So buti nga napaprocess eh, kahit na sabi ko we're not ready to open kasi we don't have documents with us, sabi nga we can do it, just send me yung mga permit niya. So, yun. Ganun lang kabalyes. And, yun. Feel ko naman, ang friendly lang din naman ang atmosphere sa Scotiabank. So, similar din naman sa TD Bank. Yun yung usual kasi namin ang bank na ginagamit. Sa CIBC, minsan lang, pero dun kami lagi gumagamit ng credit card. Costco. Kasi sa Costco, nakalink yun sa CIBC namin. So, yun lang guys, I think hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama sa aming vlog for today. And sa susunod naming video, abangan nyo, magka-karting kami. Yes. So later may karting kami, pero separate video na yun, abangan nyo. Kasi I think it's gonna be fun. And susulitin namin yung sunny day ngayon. So yun lang guys, we'll see you on the next one. Peace!